Welcome back sa ating channel, mga KaDribol. Pag-usapan natin ngayon ang naging panalo ng Lakers kontra Dallas Mavericks. At gaya nga ng sinabi ko sa nakaraan kong video, patungkol sa sagupaang ito, hindi naging madali ang pagkuha nila ng panalo. Bago maganap ang sagupaang ito, mga KaDribol, tinamaan nga ng hindi magandang balita ang koponan ng Lakers. Sapagkat tatlo sa inaasahan nilang players ay sumailalim sa health and safety protocols ng NBA. At ito nga ay sina Talen Horton Tucker, Malik Monk at Dwight Howard, kaya hindi nga sila nakapaglaro. At si Anthony Davis na napabalitang questionable pa rin sa laban nilang ito at hindi alam kung siya ay makakapaglaro, gaya din ang nasabi ko sa isang video ang in-upload ko, paglalaroin nila si AD kapag kinakailangan. At nangyari nga. At sa muling paglalaro ni AD, after nang hindi siya nakapaglaro ng 2 games, siya ay nakapagtala ng double-double performance, 20 points, 12 rebounds at 2 assists sa kanyang 39 minutes na paglalaro. At sa 8 of 18 shooting niya, mga KaDribol, siya ay nagkaroon ng 44.4% field goal shooting percentage. At kahit na ba nag-i-struggle pa rin itong si AD pagdating sa 3-point line na siya ay walang naipasok sa tatlo niyang pagpukol sa 3, malaking tulong pa rin naman ang muli niyang pagbabalik sa laro para makuha ang panalong ito. Si Russell Westbrook naman, mga KaDribol, ay maganda rin ang inilaro na siya ay may double-double performance din. Sa kanyang 42 minutes na paglalaro, siya ay nakapagtala ng 23 points, 10 rebounds at 9 assists, kamuntikan ng mag-triple-double, mga KaDribol, na siya ay mayroon ding 44.4% field goal percentage sa kanyang 8 of 18 shooting, 1 of 4 3-point shooting at 4 na turnovers lamang, mas kaunti kaysa sa nakaraan niyang mga laro. Ang kanilang kapitan na si LeBron James ay amazing pa rin ang paglalaro. At sa loob ng 43 minutes niyang paglalaro, siya ay nakapagtala ng 24 points sa kanyang 9 of 19 shooting, 47.4% field goal percentage, 3 rebounds at 5 assists. Nakapagbuslo din siya ng 4 na 3-pointers sa siyam niyang tirada dito. At ang hindi malilimutang 3-pointer niya sa labang ito ay nung nag-ala Stephen Curry siya sa logo. Idol talaga ni LeBron si Steph Curry. At panandali ang tumigil ang mundo ng Laker fans nang makita nila na ang kanilang superstar na si LeBron ay natapilok sa laro. Mabuti na lang at hindi naging malala ito at siya ay nakapagpatuloy hanggang matapos ang laban. Isa din sa di malilimutang nangyari sa labang ito ay ang heroic 3-point shots nila Wayne Ellington at Austin Reaves. Ang 3-point shot ni Ellington ang nagbigay sa Lakers na maging tabla ang score sa final regulation ng laro na nagdala para sa isang overtime game. At si Austin Reaves naman, mga KaDribol, ang nagbigay sa Lakers ng winning 3-point shot. Tabla ang score sa 104 nang maipasa ni Westbrook kay Reaves ang bola. 3 seconds na lang ang natitira. At hayun, pasok. Mukhang may fall pa nga dapat dito eh. Kaya naman, ikinatuwa talaga ng buong koponan ng Lakers ang lakas ng loob ng kanilang rookie na si Reaves na ipinukol ang huling tira nila sa overtime. Nakakabilib talaga ang batang ito sa kanyang tapang sa laro. At buti na lang, mga KaDribol, hindi si AD ang tumira. Kung hindi, joke lang. At kahit na ba may kinaharap na bagong suliranin ang koponan ng Lakers bago ang larong ito, hindi naman ito nag-reflect sa laro nila, kaya naiuwi nila ang panalo. Sana ay magawa nga ng Lakers ang 10-game winning streak o higit pa, gaya ng sinabi ni AD kamakailan. Hindi man madali ang panalong nakuha ng Lakers sa Dallas, pero para sa mga Laker fans, ang panalo ay panalo, at kukunin nila ito. Para sa mga latest NBA news and Lakers updates, mga KaDribol, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong nakasunod. Salamat sa panonood!